Tatay, nanay, hindi niyo po ba matanggap ang inyong anak dahil siya ay LGBTQ? At sa lahi ninyo ay wala pong ganito kaya nakakahiya? Pero tandaan niyo rin na kayo po ang nagdala sa kanya dito sa mundo. Kaya dapat kayong unang unawa, kayong unang pagmagmamahal dahil yun po ang nararapat. Ibinigay po siya sa inyo ng Diyos dahil meron siyang magandang plano. Dahil ang inyong anak ay katulad ng isang anghel na kailangan din niyong mahalin, kailangan niyong ibigin dahil po ang Diyos mismo ang unang umibig sa inyo at sa Kanya. Maaring hindi niyo po siya maunawaan sa ngayon, pero darating ang araw, ang Diyos din ang magbibigay sa inyo ng katalinuhan at dahilan kung bakit siya po ay nasa inyong piling. Ang dapat niyo lang gawin, mahalin niyo po siya katulad. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos at kabilang doon ang milyon-milyon miyembro ng LGBTQ+. At maraming nangangaral at naniniwala na itong mga taong ito ay kapag hindi nagbago, hinding-hindi sila makakapasok sa langit o kaharian ng Diyos. Subalit, bakit ang isang Diyos na mapagmahal at maunawain ay lilikha ng ganitong mga klaseng tao upang sa ganun ay sabihin lamang na sila ay magbago dahil sila ay makasalanan upang sila ay husgahan noong mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya? Matagal na rin po ako nag-aaral ng Biblia, lalo na nung ako'y nasa seminaryo pa at nung makapagtapos ako ng Biblical Theology sa ibang bansa. Ang pinakapuso lamang po ng binsahe ng Biblia ay ipangaral ang salita niya hanggang sa huling lugar ng buong mundo. At pagkatapos ay yun po ang pinakasentro, ang pag-ibig ng ating Diyos ay ipaalam at ipabahagi sa lahat ng tao. Hindi ba't mas mabuti na lamang kung atin na lamang silang mamahalin at atin silang unawain upang sa ganun maipadama natin ang pagmamahal ng ating Diyos, ang mensahe niya sa atin, dahil kung tayo pong lahat ngayon ay nakaharap sa ating Diyos, tayo po ay kanyang titignan hindi base sa ating kasarian, kung hindi po kung paano nating ipinamumuhay yung kanyang salita na ipinangaral sa atin. Kung ikaw ay straight, hindi mo maiintindihan kung ano ang ibig sabihin na maging LGBTQ. Dahil hindi sila nilalang nakapareho mo. Pero ang pwede mong gawin ay tanggapin sila, mahalin ng walang kondisyon dahil gagawin din nila yan sa iyo. Matutong rumespeto, matutong umunawa dahil yan lang po ang magiging dahilan upang magkaroon tayo ng totoong kapayapaan. God bless everybody. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung may nararamdaman ka sa kapwa mong babae o sa kapwa mong lalaki, wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat ikatakot, dahil normal yan. Ginawa ka ng Diyos ng ganyan at dapat mong ipagmalakihan. Huwag na huwag kang malulungkot dahil special ka sa mata ng ating Diyos. May mga tao na hindi ka tanggap at hindi ka magugustuhan. Okay lang yun dahil hindi ka nila naiintindihan. Dapat lang na ikaw ang una na magmamahal sa sarili mo. At kapag nangyari yan, mamahalin ka rin nila. Merong mga tao na hindi ka maiintindihan, hindi ka magugustuhan. Okay lang yun. Ang mahalaga naman, ginagawa mo ang gusto ng Diyos dahil mahal ka niya. Pagdating ng araw, ikaw pa rin ang magiging masaya. Sa mga totoong lalaki na pinili ang makipagrelasyon sa mga bakla, huwag naman ninyo silang lulokohin na kapag nakuha na ninyo ang lahat ng gusto ninyo at pagkatapos may nakita na kayong babae, ay basta nyo na lang sila iiwan. Subalit kung meron na po kayong totoong ibang napupusuan, pwede namang siyang sabihan upang sa ganun ay makapag-move on o makapag-prepare din siya. Hindi yung para na lamang siyang basura na itatapon dahil hindi na po siya magagamit. Tandaan, ang mga bakla ay anak din ng Diyos at mayroong damdamin na nasasaktan. At kapag ginawa niya iyan sa isa sa mga nilalang ng Diyos, maaring balikan kayo ng karma, maaring mangyari
maaari din yan sa inyong mga anak na babae, sa kapatid na mga babae, o maaaring sa inyo. Tandaan po natin, maging mapagmahal tayo, maging maunawain tayo, at huwag tayong mananakit ng kahit